Ito yung araw na wala akong ginagawa, tapos si Amit lang yung kasama ko dito sa loob ng bathroom. Katatapos lang niya kumain. Ngayon, tulad nga na sinabi ko, wala akong magawa ngayong araw na to kasi basically tapos na yung ibang mga kailangan kong gawin before my program. So naisip ko, bilang magme-makeup din naman ako, edi share ko na lang sa inyo kung anong ginagawa ko kapag ginagawa ko yung makeup ko. Ano daw yun? Yung routine or things I use kapag nagme-makeup ako before liim ng liham. So ito yung makikita ninyo makeup ko kapag naglilihim ng liham ako. So ito yun. By the way, naka-jacket ako, pero parang biglang uminit naman. So nabawasan yung aircon natin. O humina yung aircon. So huwag na magatanggal na lang ulit ako kasi biglang humina na ulit yung aircon namin. Parang uminit bigla. Anyway. Ayan, nasimulan na po natin ang pagme-makeup na ito. Wala naman akong ginagamit na primer sa pag-makeup, no? Wala lang. Oily na kasi talaga ako to begin with. Kaya pinablot ko na lang yung face ko with a clean tissue like that. And then I make sure na walang excess oil sa face ko. So buti na lang maganda yung ilawan natin dito. Okay, so that is my bare face without anything on. I just have my eyebrow and lippy. Kasi syempre mukha akong patay kapag wala akong lipstick. So there. Let's start off. Lahat naman tayo nagsisimula sa foundation. Dati nagko-concealer lang ako under the eyes, pero sabi ko, why not idamay na natin yung buong mukha natin, di ba? So, ganyan lang yung ginagawa ko. Kinakalat ko lang yung foundation sa mukha ko. Tapos konti lang kasi hindi naman tayo a-attend ng kasal or whatsoever. Kunin ko lang yun. So, dapat bukod sa nakikita yung sarili ko sa camera, eh dapat meron ka rin sarili sa salamin mo para makita mo yung intensity ng foundation na ginamit mo. Gusto ko tong foundation na to kasi, alam mo, hindi siya mahal. Sobrang affordable niya, but it can cover a lot of mga madilim na nakaraan sa mukha mo. Why not? That's very suitable siya sa klima natin dito sa Pilipinas, kaya gusto ko rin talaga siyang ginagamit. Hindi siya mahal. Tapos, it does the job well. So, you see, siguro kung titingnan niyo, sasabihin niyo, naku, sobrang puti. But no, later, we'll fix that. Super later, we will fix that. So, yung foundation ko, parang concealer in one na din siya. Siya na yung ginagamit ko sa ilalim ng mata. Although ngayon, kailangan ko talaga maglagay ng something under the eyes because I am puyat. Because, hindi naman ako madaming ginawa, pero hindi normal yung pagtulog ko lately. So there. Sa camera, parang maputi siya, pero in person, okay naman na siya. Hindi siya sobrang puti. In person. Yung iba, diba, circular motion yung ginagawa kapag nagpa-foundation. But, me, wala lang. Strike anywhere and everywhere. At syempre, bago ako umalis ng bahay, ginagawa ko na rin yung kilay ko because kilay is life. Okay. So, blend. That is the secret to everything. You have to blend everything out. Make sure that it is pantay sa mga parte ng mukha mo. So, I'm quite happy now with that. Ang next na gagawin ko ay I'll set with powder. Setting with powder. So, alam ko iba ang ginagawa ng iba. Sabi ng iba, kapag magsiset ka ng powder, dapat hindi siya powder foundation. Dapat powder lang talaga, loose powder lang. But hey, wala akong loose powder at the moment. And for the longest time, ito talaga ginagawa ko. So, kung ano talaga ang
kung ano talaga yung bet ninyong gawin sa buhay ninyo. Kung saan kayo nasanay, at kung saan trusted yung way. Halimbawa, sanay kayo sa ganito, tulad ko, kahit powder foundation pa yan, okay lang kasi knowing me, mag-oil up at mag-oil up yan. Sigurado ako dahil oily naman talaga yung face ko. So, magbablot at magbablot pa din ako kahit anong mangyari later on. So, alam ko sa sarili ko na mag-oil up yan kahit pa ang ginamit ko ay powder lang, loose powder or powder foundation pa yan. Yan. Ay, iibigan nyo ba ang mga ginagawa ko? Kung hindi, okay lang. Ako din naman. Pero ito lang talaga yung ginagawa ko mostly bago ako magprograma. Ang oras natin sa buong Kapuluan ay 12:08. Usually kapag nandiyan si Kara, si Kandang Kara, alas 12, ginagawa ko din makeup ko. Kasi at 1, magta-tandem na kami. But wala siya ngayon because it's Friday. Pwede niyo po siyang i-catch sa mamaya, sa oras ni Papa Jackson. Magkasama sila doon. Tapos, yung iba ang ginagamit nila, diba, yung mga isa-isa na blush and contour. Pero ako kasi dinadala ko na talaga sa bag ko yung ganito. Yung palette na talaga ng contour and blush and highlight because ayoko nang hiwa-hiwalay. Kasi tingnan nyo naman, diba, maliit lang nung kit ko pero ang daming laman sa loob. So, nasistress ako kapag madaming laman. So, parang sasapin na yung kikay kit mo. So, ito, nabili ko to matagal na. At ito lang yung palagi kong dala, mag-i-event ako o kahit saan man ako pumunta, sobrang trusted ko na tong palette na to. Hindi din siya mahal na palette because hello, sabi ko, araw-araw ko lang naman gagamitin at saka nasa paggamit naman yan siguro. So, okay na to. Pero very affordable and it does the job as well. So, meron na tayong contour, highlight, may blush, dalawang kulay ng blush, and yan, may highlight, bronzer, and contour. So, there. At para dito, gagamit ako ng separate na salamin because contour ay nakakatakot kapag sumobra. So, baka mamaya magmukha tayo artwork kapag sumobra yung contour natin. So, for today, ang gagamitin kong contour ay hindi masyadong dark. So, I go for this one, I guess. This one, so medyo brownish. So, alam ko, mali na naman kasi isang brush lang yung gito, di ba? Ang yataray ng contour na. Sobra agad. Isang lagay pa lang. Sobra agad yung contour. Why not? Pero okay lang. Mabantay naman yan. No problem with that. And very important kasi ang contour for me because you know, I have bunny cheeks. I have bunny cheeks. I like that. Let's do like that. Okay. Tapos, sa konti din dito, sabi nila kasi, kailangan meron din daw dyan para pagtay. Okay, and here, sa jawline. Jawline, and then you put some here, then the side. So this is an updated makeup routine. Wow, gusto mo yun. It's an updated makeup routine. Ang arte mo. But, totoo naman. Kasi ang dami ko lang ginamang makeup keme-keme dito, diba, sa page na to. Sana may natututunan kayo kahit pa paano. Okay. So after that, kukunin ko yung tissue na ginamit ko kanina to blot my face and then diyan ko parang tatanggalin yung excess pigment nung contour kasi ito rin yung same brush na gagamitin ko. I know wala akong maraming brush. Hindi ako gumagamit ng maraming brush because ayoko na maraming dala masyado. Kasi, 'di ba, kung ginagawa niya naman yung job, kung kaya niya naman, then edi yun na lang din gamitin ko. Para madali lang buhay, 'di ba? But before I go to the blush part, kukunin ko muna yung mas maliit na brush. Ito. To contour my nose.
So yung lighter na shade yung gagawin natin. Kasi wala naman sa brand ng makeup yan. Alam niyo yun sabi ko. Kung may bago, kailangan naman naman talaga ipang-contour, tapos okay naman yung pang-contour gamit mo. Ayun, kahit anong brand niya. As long as masaya ka naman sa result ng ginagamit mo or ng output after mo gamitin, pwede okay na yun. Diba? Wala yun sa brand ng makeup. Nasa paggamit mo yan and nasa quality yan. Kahit mura siya, pero magandang quality. Why not? So, para sa akin, okay na yan. Yan. Para sa akin, okay na yung contour ng nose ko. May difference ba from kanina? Of course, mayroon kayo naman. Tapos, next, we go to the blush part. Again, ito pa rin yung brush na ginamit ko kanina for contour. Tinanggal ko na naman yung kulay. Tinanggap ko na yung kulay. Tinanggal ko na. Ayan na siya. So, for today, I think I'd go for, since I'm wearing red lipstick, we'll go to yung orange or peachy na blush. This one, ayan, nakayod. Okay. Again. Dati, ang rule daw sa makeup is if you're wearing red lipstick, you shouldn't go for pink blush. But, I don't know if it still applies hanggang ngayon kasi parang wala na namang rules ngayon sa makeup. Kung ano yung gusto mong gawin, kung saan mo feeling maganda ka, you go do that. Go for it. So, wala na talagang rules ngayon eh. Kung ano sa tingin mo, yung okay para sa'yo, yun yung gawin mo. As long as nakikita mo maganda ka, at kung dahil doon sa way na yon o sa rule mo na yon ng sarili mo, eh, tumataas, nagbo-boost yung self-confidence mo, why not gawin mo yun? Diba? And as you can see, yung pag-swipe ko ng brush ko ay pataas para lang maging pa ganun, lifted yung itsura ng face natin with the makeup. Okay. So, yes. Like that. So, I'm almost done. Almost done. Wala pa si Sheena. Ah, mga 12:30 pa pala yan. I'm almost done. Konti na lang for my... Diba, ang bilis-bilis lang. Konti na lang, kasi doon na tayo pupunta sa eyeliner. Eyeliner ko eh. So, you get your eyeliner pen. Yan. Mas gusto ko yung brown. Medyo madumi siya, pagpasensya. Gusto ko yung brown, kasi masyadong matapang ako tingnan kapag black yung ginagamit ko na eyeliner. So, madalas ang ginagamit ko ay brown. Tapos kapag nakikita ko na medyo oily yung lids ko, kumukuha ko ng pulbo, tapos nilalagyan ko ng pulbo yung oily na part ng eyelids ko. Kasi mamaya, kapag oily yan, maaaring yan yung maging dahilan para mag-transfer yung inyong eyeliner sa ibang parte ng mukha ninyo. So yung makikita mo eyeliner mo, nandito na sa ilalim kasi nga oily yung lids mo. Malamang sa alamang at ganun din naman ako. Kaya make sure na may pulbo yung mga oily parts para hindi siya agad-agad mag-transfer. Hindi ko sinasabi na hindi na siya magta-transfer, but hindi siya agad-agad magta-transfer. At saka make sure na yung ginagamit ninyong eyeliner ay non-transfer. Non-transferable? So there. Ayan, so punta na gawin na natin yung ating eyeliner. So, malapit lang sa iyong lash line. See the difference? See? This one, parang nakabuka na talaga siya, di ba? Tapos, if ever na magkamali kayo, mag-overline kayo, huwag kayo mag-alala kasi pwede mo pa naman burahin yan. Ang kailangan mo lang gawin is patuyuin muna yung sumobra na drawing ng eyeliner. Tapos kapag tuyo na siya, saka mo siya i-erase ng siguro cotton or tissue na basa ng konti. Tapos talagang tanggalin mo lang siya. Ganun. Ganunin mo lang. So.
Actually, itong eyeliner na to, hindi ako masyadong nagagandahan sa kanya. Kasi minsan, mabilis siya sobrang matuyo habang nilalagay mo siya sa eyelids mo, sa eyelash line. So, kapag natuyo na siya, nahihirapan na akong i-reapply, mag-reapply. Kasi kapag nag-reapply ka, mag-chop-chop na yung line na ginawa mo. Ulan yan, hindi ko alam kung nakikita na niya, pero nababakubak mo na siya. Diba? Kasi mabilis siya matuyo, super. Ayan, hindi ko na siya maayos. Pero sana na naman mukhang okay siya. Kaya, okay na din siguro yan. Yan, medyo tapos na yung ating makeup. Ganun lang kadali talaga yung makeup natin. Tapos i-retouch ko lang siguro yung aking lipstick. As usually, dalawa kasing shade yung ginagamit ko. Pag umaga, pag bagong pasok ako sa office, isang lipi lang yung ginagamit ko kasi gusto ko matingkad yung labi ko. Para lang, uy, buhay na buhay ka ngayong araw na to, ganyan. And then, pero pag maglilihim ng liham na dalawang shade na yung ginagamit ko, pinagpapatong ko lang silang dalawa. Para medyo muted ng konti. O diba, hindi na siya ganun katapang. Paano siya mabait ng konting-konti lang. Konting bait lang. There. Tapos na po ang ating makeup look. Hindi po talaga ako nagmamaskara because wala naman ako gaanong eyelashes, as you can see. O, diba? Hindi. Wala-wala talaga ako eyelashes. So, wag na nating ipilit, no? Tapos, meron akong special na suklay na ginagamit. Feeling ko kasi, nawawala yung fly away kapag ginagamit ko to, itong wooden na suklay na to. It's a wooden comb na parang nakaka-lessen daw ng friction something. Feeling ko kapag ito yung pinangsusuklay ko, nawawala yung mga tumitikwas-tikwas. Unlike kapag gumamit ka ng regular na suklay. I don't know. Sabi nila yun daw yung effect mo. Pero naniniwala na lang ako. Wala namang masamang maniwala. So there. So that's it for our makeup for today. Ganun kabilis ang pag-makeup natin sa sarili natin bago maglihim ng liham. Ay, highlighter pala. Highlighter para lang umutok yung mga tatamaan. Gusto yung umutok yung tatamaan ng ilaw. There. Put some here too because tatama dyan yung ilaw na nandyan sa booth later. So yeah. At dyan po nagtatapos ang makeup routine na ito. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na. Tapos, i-ring mo yung notification bell or push mo yung, press mo yung notification bell para lagi kang updated sa mga uploads ko. Na hindi naman palagi, but malay mo, di ba, maging mas madalas na uploads ko. So, lagi kang updated sa lahat na nangyayari sa page na to, ha? Okay, thank you again. See you on the next vlog. Bye!